Ang baby na nasa bridge position ay maaaring umayos sa head first position sa ilalim ng ilang mga circumstances. Narito ang ilang mga paraan kung paano maaaring umayos ang iyong baby. Spontaneous version. Sa ilang mga kaso, ang baby ay maaaring mag-ikot ng kusa sa head first position bago ang panganganak. Ito ay tinatawag na spontaneous version. Karaniwang inirekomenda ng doktor na maghintay hanggang sa 37 to 38 weeks bago subukan ang version na ito. External cephalic version. Ito ay isang medikal na pamamaraan kung saan ang doktor ay gagamit ng kanilang mga kamay upang tahakin ang pag-ikot ng baby mula sa bridge position patungo sa head first position. Ito ay ginagawa sa isang ospital o klinika at karaniwang ginagamitan ng ultrasound upang matukoy ang tamang oryentasyon ng baby. Moxibustion. Ito ay isang traditional Chinese medicine technique kung saan ang moxa, isang uri ng halamang damo, ay sinusunog malapit sa acupuncture point sa iyong paa. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ito ay maaaring makatulong sa pag-ikot ng baby. Positioning. May mga posisyon ng katawan na maaaring subukan tulad ng knee-chest position na maaaring makatulong sa pag-ikot ng baby. Chiropractic care o acupuncture. Ipinapakita ng ilang mga tao na ang chiropractic care o acupuncture ay maaaring magbigay daan sa mas mabuting alignment ng baby. Pagsusuri ng doktor. Ang iyong doktor ay maaaring magbigay ng iba pang mga rekomendasyon batay sa iyong kalagayan. Mayroong tatlong pangunahing uri ng bridge presentation. Frank Bridge. Sa posisyong ito, ang baby ay naka-extend ang mga paa paitaas sa kanyang ulo. Complete Bridge. Ang baby ay nakaupo at ang mga paa ay nakakrus sa harap ng kanyang katawan. Footling Bridge. Ang isa o parehong mga paa ay unang lalabas sa birth canal. Bago magdesisyon sa anumang procedure para sa bridge baby, mahalaga na pag-usapan ito ng maigi ng iyong doktor, kasama sa pagpapasya ang mga risk at benepisyo ng bawat opsyon, pati na rin ang iyong pangkalahatang kalusugan at kalagayan. Hindi lahat ng bridge presentations ay kinakailangan ng cesarean section. Sa ilalim ng mga tamang kondisyon at pamamahala ng doktor, maaari pa rin ang natural na panganganak, ngunit ito ay maingat na sinusuri at pinaghahandaan. Ang pangunahing hakbang sa pag-address ng bridge position ay ang regular na prenatal care. Ang mga ultrasound at pagsusuri ay magbibigay alam sa doktor sa posisyon ng baby. Ang ilang mga exercise at pagbabago sa posisyon ng katawan maaaring magbigay daan sa pag-ikot ng baby. Ito ay dapat na ginagawa sa ilalim ng patnubay ng doktor o prenatal yoga instructor. Ang pag-decide ng tamang oras para sa procedure tulad ng external cephalic version ay mahalaga. Ito ay karaniwang ginagawa sa pagitan ng 37 at 38 weeks ng pagbubuntis. May mga inaasam-asam na alternative therapies tulad ng acupuncture, moxibustion at chiropractic care na maaaring subukan sa pakikipag-usap sa iyong doktor. Mahalaga na magkaroon ka ng malalim na pangunawa sa mga opsyon mo at magdesisyon ng maayos, laging nakabase sa konsultasyon sa iyong doktor. Huwag kalimutang sundan ang mga payo ng iyong OBGYN upang masigurong ligtas ang proseso ng pag-ikot ng baby.